Hindi naman sang-ayon si Manting sa nais ni Basilio. Hindi tayo dapat nagpapadalos-dalos, Basilio. Baka mamukhan nila tayo. Tutol nito. Hindi tayo tanga para magpakita kosa. Tutungo tayo rin para alalayan ng mga katutubo kung sakaling magkaroon ng tensyon. Wika ni Crisanto habang naghahantang sumunod kina Basilio upang magtungo sa lugar ng mga katutubo. Malayo pa lamang ay nakatanaw na sila ng apat na sundalo na nakabantay sa iilang mga kubo. Hindi na marahil makikita ng mga ito ang mga hindi dapat makita dahil mga nakaposte lamang naman ito at waring may hinihintay. Ngunit nag-alala ang grupo nang biglang pumihit ang isang sundalo palapit sa dambuhalang bato na himlayan ng mga patay ng tribo. Sinundan naman ito ng dalawa pa nitong kasama, samantalang ang isa naman ipatungo sa pinagdausan ng pag-aalay. Alam nilang magiging malaking gulo sa sandaling matuklasan ng mga ito ang lihim ng tribong pugot ulo. Kaya't maliksing lumapit sina Elias at Basilio mula sa likuran at isa-isang pinatulog ang mga ito. Pagkatapos ay palihim nilang tinungo ang likurang bahagi ng kubo ni Apo Lumawin upang alamin ang kalagayan ng matanda. Sumilip si Elias sa siwang ng salasalang kawayang dingding nang marinig ang mga boses na nag-uusap sa loob ng kubo. Nakita niya si Apo Lumawin na nakaupong pasalampak sa sahig doon sa may kawayan tulad ng nakagawian ng mga ito ng tribo na ito. Sa harap noon ay si Clarissa at ang lalaking nakita niyang kasama nito sa sapa at dalawa pang sundalo. Pinigil ng binata ang muling pag-akyat ng dugo sa ulo dahil sa selos. Magkatabi pa talaga ang dalawa sa pagkakaupo na animoy magnobyo kung magpalitan ng sulyap. Hayop na aswang talagang to! Tiimbag ang paanas na wika ni Elias. Oo nga, anak ng Chekwa, anong ginagawa ni Clarissa rito? Pabulong ding ani ni Badong, nakatabi niyang nakikisilip. Talaga ho bang kahit isa sa mga taga rito'y walang nakakakita o nakapansin man lamang kagabi sa mga kasamahan namin? Ang sabi ho kasi ng mga panggabing tao namin sa checkpoint ay dito ang dakong ito o dito sa dakong ito nagtungo ang aming opisyal at ng mga kasama niya. Narinig nilang tanong ng sarhento. Ako ang tumatay yung pinuno ng munting pamayanan ng ito. Kung mayroon, ay tiyak na sasabihin ng mga nasasakupan ko. Mariing tugon ng matanda habang nangihitsyo ng nganga. Siya nga pala, mabutit nagkita pala kayo nitong si Clarissa. Dugtong pa ng matanda. Opo lolo, isinama ko na po siya pa uwi rito. Napahiwalay po siya sa mga kasamahan niya eh. Agad na salo ni Clarissa sa iba pang sasabihin nito. Ganoon ba? Bueno, maiwan ko na kayo apo nang may paghanda ko kayo na makakain. Pakikisakay naman ng matanda. Tumayo na ito, ngunit hindi para maghanda ng pagkain, kundi upang magtungo sa kubong lagakan ng mga sagradong gamit nila sa pagsamba sa kanilang mga anito. Kailangan niyang may tago pansamantala ang mga ulo ng mga sundalong aswang na gagawin nilang dekorasyon sa dambana na yon para sa kanilang mga susunod na pag-aalay. Nakadama naman ang nervyos ang dalaga nang mapansing naglulumikot ang mata ni Isaac na waring may hinahanap. Mula pa kaninang lumabas si Apo Lumawin ay hindi ito tumigil sa waring pagsisiyasat nito ng mga tingin. Tila hindi ito kumbinsido sa kanilang palusot. Mabuti na nga lamang talaga at hindi pa nakakagawi sa pinagdausan ng ritual ang mga kasamahan nito ng abutan nila. Kaya't nailigaw pa niya't naigiya sa daan sa kabila. Kung hindi ay baka nakita na ng mga ito ang mga bakas ng dugo ng mga sundalong aswang na pinugutan ang ulo ng tribo ni Apo Lumawin. Sa labis na pag-aalala ay napahawak siya sa braso ng lalaki upang kunin ang atensyon nito. Bagay nakitang-kita ni Elias mula sa siwang ng dingding, lalo tuloy itong nakadama ng masidhing pagnanais na durukin sa buntal
ang pagmumukha ng Sarhento Malbar. Wala yatang lalaking nakita natin sa sapa kanina. Maya-maya'y puna ng lalaki habang patuloy na nagmamasid sa kabuuan ng kubo. Napapahanga kasi siya sa kakaiba at masining na disenyo nito. Pati na ang mga dekorasyon at gamit ay tila likha pa ng mga dalubhasa sa makalumang sining ng eskultura. Kuwan, marahil ay naliligo pa yon. Saka pasensya ka na dahil hindi sanay sa ibang tao ang mga taga rito, lalo sa mga sundalo. Bihira kasi. Hindi na natapos pa ni Clarissa ang sasabihin ng isang malakas na sigaw ang pumailan lang mula sa mga sundalo o dun sa isang sundalong kasama ni Sarhento Malbar. Sabay pa sila ng lalaking napatayo at lumabas ng sakubo. Gayon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Clarissa nang tumambad sa kanilang isang sundalong may bitbit sa ulo ni Elmo. Hilakbot na napatingin dito si Sarhento. Kitang-kita niya ang dilat na mga mata ng ulong pugot na tila ba hindi na nito nagawang ipikit dahil sa sindak. Marahil ay kahindik-hindik ang mga nasaksihan nito bago humiwalay ang ulo nito sa katawan. Hindi napigilan ni Isaac ang hindi kilabutan nang ihagis ito ng kanyang tauhan sa kanilang paanan. Sarhento, lumayo kayo sa kanila! Mga mamamati tao ang mga tao rito! Nangihilakbot na sigaw nito habang nakatutok ang baril sa matandang si Apo Lumawin. Nasa lubong nito ang matanda na dala ang mga ulong pugot palabas ng kubong sambahan ng mga ito. Sa nakita'y agad na nagsipagbunot ng mga baril ang mga sundalong kasama ni Sarhento Malbar. Isa sa mga ito ang humila kay Clarissa at kinilatkad ang dalaga palayo sa kubo. Kasunod naman si Isaac na hindi makapaniwala sa mga natuklasan. Buong akala niya'y mga ordinaryong mga taong bundok lamang ang mga naninirahan sa liblib ng gubat na yon ng San Isidro. Tragis! Hindi natin namalayan ng isang iyon na! Nalusutan tayo! Bulalas ni Badong nanilingon pa ng mga kasama, ngunit biglang nanayo ang mga balahibo nito sa katawan nang matuklasang wala na sina Elias. Ang tanging natira sa likod niya ay si Victoria na hanggang ngayon ay takot siyang makasama ng mag-isa lamang siya. Anong klaseng mga nilalang kayo? May bahid namang sindak na wika ng Sarhento kay Clarissa habang pikil ito ng dalawa niyang tauhan. Hindi pa rin niya lubos maisip na ang isang kaakit-akit na dalagang tulad nito ay kabilang sa mga taong brutal kong pumaslang. Maghunos dili ka lalaki, hindi mo alam kung anong uri din ng mga nilalang ang may-ari ng mga ulong yan. Ani ni Apo Lumawin habang nakataas ang mga kamay at natutukan ng baril ng dalawa pang sundalo. Nang unti-unting magsulputan ang mga kalalakihan ng tribo na armado, armado ng mga pana at mga bolo, ay nakadama ng panganib si Isaac, lalo nang makitang napapalibutan na sila ng mga ito. Banaag niya sa mga ito ang determinasyon na lumaban sakaling kumilos sila nang hindi magugustuhan ng mga ito. Dama rin ng Sarhento ang takot ng kanyang mga tauhan na may mga nakatutok na ring palasot pana sa mga likuran. Isa sa mga ito ang tuluyang dinaigna ng nerbiyos at ng haribas na ng baril. Subalit laking pagtataka nito nang hindi pumutok ang armalit na hawak nito. Lalo na alarma ang tropa ng mga sundalo nang bigla na lamang itong bumulagta ng tamaan ng pana sa binti mula sa isang katutubo. Nagpapahiwatig na kargado ng lasol o malakas na uri ng pampatulog ang dulo niyon. Pakawalan niyo ang matanda at ang babaeng kaibigan upang hindi na kayo mabahamak. Tinig ni Basilio na kasunod ni Elias. Napatingin sa mga ito si Isaac. Hindi niya kilala ang lalaki, subalit may kutob siyang ito si Basilio, ang puganting naging kilalang albularyo sa Norte. Nakarating na rin sa kanyang tungkol sa kakayahan ng mga ito, kaya't may hinala siyang may ginawa ito upang hindi gumana ang baril ng isa niyang mga tauhan. Samantala si Nakrisanto naman, si Eman, Manding at Pidel, ay nagkanya-kanya ng pwesto sa gitna ng mga katutubo
upang pigilan ang mga ito sakaling may magtangkang umatake sa grupo ni Malbar. Hindi makakabuti sa kanilang lahat kung madaragdagan ang mga nawawalang sundalo. Higit pa na may pakinabang kung mananatiling buhay ang mga ito upang magamit nila sa pagtatakip sa pagkawala ng mga sundalong motod. Nakikiusap kami, Sarhento. May papaliwanag namin ang lahat ng ito. Sigaw ni Clarissa. Umaasa ang dalaga na uhupa ang tensyon sa pagitan ng grupo nito at ng mga katutubo. Kung mapapahinuhod niya ang lalaki at mapapaliwanagan. Mula kay Clarissa ay gumala ang paningin ng Sarhento sa kanilang paligid. Hindi paborang sitwasyon sa kanila. Mukhang higit silang mapapahama kung papalag sila. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang magtiwala kay Clarissa. Sumenya siya sa kanyang mga tauhan na bitawan nito ang babae at saka si Apo lumawin. Nakahinga ng maluwag ang dalaga ng pakawalan siya ng mga sundalong humahawak sa kanya. Lumapit siya kay Isaac at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kanang kamay. Nais niyang magtiwala ito sa kanya at iparamdam na ligtas ito at ng mga kasama nito habang naroon sila. Bagay na hindi naibigan ni Elias, hindi na nito napigil ang pagsilakbo ng matinding panibugho. Hindi ito napigilan ni Basilio nang sugurin nito si Isaac at agad na sinuntok sa panga. Pumalipag ang katawan ni Isaac at bahagyang naalog ang utak sa lakas ng suntok na tumama sa kanya. Ngunit agad siyang tumayo nang makitang susugurin siyang muli ng binata. Sumargo ang dugo sa ilong at bibig ni Elias nang tumama ang solidong suntok ni Isaac sa kanyang muka na sinundan nito ng malakas na pagsiko. Hindi niya inaasahang malakas din pala at biyasa sa pisikal na labanan ang Sarhento. Ngunit wala siyang balak padaik dito. Isa lamang itong ordinaryong sundalo kung ikukumpara sa kanya. Bagya siyang gumamit ng espiritual na lakas at muli itong inatake. Isang igkas ng kanyang kanang kamao ang muling nagpapalandara rito. Naiintindihan na rin ni Isa kung bakit siya inatake ni Elias. Ngunit ang hindi niya maunawaan ay kung bakit hinahayaan lamang ito ng mga kasama at tila paghuhurimentado nito. Maging ang buong tribo ay nakatingin lamang sa kanila na tila nanonood ng magandang palabas. Napipilitan tuloy siyang lumaban upang ipagtanggol ang sarili. Nang muli siyang sipain ni Elias ay sinilo niya ang paan nito at hinila sanhi upang mawalan ng balanse ang binata. Sa kanya ito dinaganan gamit ang kaalaman sa judo. Malalakas na walop at dagok sa muka ang ipinatikim niya rito. Ngunit na natiling matatag si Elias. Muli itong nakabangon at siya naman ang pinaulanan ng suntok at sipa nito. Halos mandupaypay siya sa lakas nito. Ngunit nakasilip siya ng pagkakataon. Isang mataas at malakas na sipa ang pinatama niya sa sentido nito. Umikot na padapang bumagsak naman si Elias. Kung ordinaryong lalaki lamang ito, ay hindi na ito makakabangon pa. Muli itong tumayot akmang muling susugod gamit ang espiritual nitong lakas, subalit napigilan ito ni Basilio sa pamamagitan ng tigalpo. Saglit itong hindi nakakilos, bagay na sinamantala ni Clarissa upang makalapit sa binata. Parang tinusok ng libong punya lang dibdib ni Elias nang sampalin siya ng dalaga. Nang gigilid ang luha na napatingin siya rito, hindi niya inaasahan na makikitang galit sa mga mata nito para sa kanya. Matapos itong tapunan ng nagdaramdam na tingin, ay pinahiran niya ang likod ng kamay ang kanyang dumudugong ilong at ang kanyang kilay. Pagkatapos, ay walang kibo niya itong tinalikuran. Nang bahagya siyang makalayo, ay saka lamang pumatak ang mga luha niya sa labis na sama ng loob. Timbagang iniwanan niya ang mga kasama at bumalik sa kanilang kuta ng mag-isa. Nang wala na ang binata, ay isa-isang nagbabalikan na sa kanilang kubo ang mga katutubo. Ganoon din sina Apo lumawin. Pumasok na ito kasama sina Basilio at ng mga sundalo sa kubo ng matanda. Doon ay pinaliwanag ni Apo lumawin sa grupo ni Sarhento Malbar ang lahat-lahat. Wala kaming intensyon na manakit, Sarhento. Kung hindi lamang nila nilabag ang aming karapatan at pinaslang pa ang isa sa amin. Paliwanag ni Apo lumawin kay Isaac.
Habang ginagamot ni Clarissa ang mga sugat na tinamo nito, napatango na lamang si Isaac. Hindi niya masisi ang mga katutubo. Doon pa man ay kahinahinala ng mga gawain ni Kapitan Escobar. Alam niya ang pang-aabuso nito at ng ilang piling tauhan ito sa mga lugar ng mga nakaraan nitong destino. Subalit hindi pa rin niya maatim ang kalunos-lunos na sinabit ng mga ito sa kamay ng tribong pugot ulo. Naiintindihin ko po, Apo. Tugon ni Isaac na pilit na tinatanggap ang katwiran ng matanda. Matiim siyang tinitigan ni Apo lumawin bago ito nagpaalam at inihahanda uli sila na maiinom. Hindi na kasi umano sila naasikaso ng tribo dahil sa naganap na tensyon sa pagitan nila kanina. Pasensya ka na, Sarhento. Hindi namin ginistong umabot sa ganito ang lahat. Hindi masasamang tao ang tribo ni Apo lumawin. Wala tayong karapatan na husgahan ng kanilang paniniwala at tradisyon dahil umiiral na ito sa kanila, hindi pa man tayo tao. Ani Basilio na tila nababasa ang nilalaman ng isip ni Isaac. Tumango si Isaac bilang pagsang-ayon. Siya nga pala, aarestuhin mo ba kami ng aking pangkat? Pakli ng binatang albularyo. Napangiti dito si Sarhento Malbar. Malaki ang utang na loob niya at na mga kasama sa pangkat nito. Sa ngayon ay hindi muna, Basilio. Ngunit sa muling pagkukrus ng ating landas, ay hindi ko nakakalimutan na sundalo ako at ikaw ay isang pinaghahanap ng alagad ng batas. Tugon niya rito, naunawaan ko, Sarhento. Makahulog ang ani naman ni Basilio. Bigla namang nakaramdam ng kakaibang init si Clarissa habang nakatingin sa sugat ang mukha ni Isaac. Pakiwari niya'y natutokso siyang idampi ang kanyang bibig sa mapula nitong mga labi at sipsipin ang bahid ng sariwang dugo nito. Agad siyang nag-iwas ng tingin upang pigilan ang sarili. Naipagpasalamat niya nang bumalik si Apo lumawin na may dalang nilagang saging at tsaa para sa grupo ng mga sundalo. Maraming salamat, Apo lumawin. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito at ang iyong kabutihan sa amin. Ani Sarhento Isaac bago nga ito tuluyang nilisan ng tribo. Makahulog ang ngiti lamang ang itinugon ng matanda sa binatang sundalo. Nang wala ng mga ito ay bumaling ang matanda sa magkapatid na aswang. Hindi lingid sa amin ang inyong kakayahan, iha, kaya't nais ko sanang ipakiusap sa inyo na lagyan ng tagabulag ang loob at labas ng aming himlayan ng mga patay, maging ang loob ng aming sambahan upang walang matang makakita nito maliban sa amin at sa inyo. Pakiusap ng matanda nang wala ng mga sundalo, wala man kasi silang kakayang maglagay ng tagabulag, ay kaya nilang patagalin ng kahit ilang daang taon ang bisa nito sa pamamagitan ng kanilang mahiwagang dasal at ritual. Hindi naman tumanggi ang dalawa, pinagsama nila ang kanilang mga kapangyarihan upang maglagay ng harang sa tagabulag o maglagay ng harang na tagabulag mula sa entrada ng himlayan ng tribo hanggang sa loob nito. Pati na rin sa loob at labas ng sambahan at lagakan ng sagradong gamit, yung mga gamit sa pagsasamba. Nang matapos ang dalaway, nagpaalam na rin ang pangkat ni Basilio kay Apo lumawin. Samantala, habang pababa naman ang kapatagan ng tropa ng mga sundalo, ay unti-unting nawawala ang alaala nila tungkol sa mga nakita nila sa loob ng kakahuyan. Para silang nalangon na kung anong uri ng droga at hindi na nila matandaan kung bakit sila napunta ron. Hindi rin nila may paliwanag kung paano nagkaroon ng mga sugat at pasa ang ilan sa kanila, lalo na si Sarhento Malbar. Kumuhit sa kulubot na labi ni Apo lumawin ang isang makahulugang ngiti matapos mabasa sa periyodiko ang pahayag ni Sarhento Malbar tungkol sa di umano'y pag-awol ng grupo ni Escobar. Batid niyang walang sinumang makakaalam ng tungkol sa kanilang lihim sapagkat tiniyak niyang iyon ay gamit ang katas ng kapute na kung tawagin ay opyo na hinaluan niya ng engkantasyon. Hanggang dito po muna yung kwentong ito. Pwede po kayong mag-like at mag-comment sa mismong video para makatulong naman po sa atin. Yun lamang po.
Maraming maraming salamat sa inyo.